before tayo mag-drop down ng oil, especially sa mga Audi, mga kaibigan. Yung Audi kasi, meron silang oil drain bolt na yung washer is hindi napapalitan yung washer. Kita nyo? So, nilagyan natin ang marka. So, before and after pagtanggal natin, kailangan ang marka mag-align dyan para hindi natin ma-overtorque ang kanyang drain bolt, oil drain plug. So, ganyan. Mayroong marka para maiwasan natin ma-overtorque at saka malustre, no? So, yan. Minamarkahan natin para dyan din siya babalik. So, ginaganyan muna natin para ma-drain talaga yung kanyang ano, remaining na oil na naka-ano dyan sa filter. Maganda. Standby. So, ito yung kaibahan. Pag nagme-message kayo sa akin, makikita nyo yung mga pangyayari na ginagawa ng ating sasakyan ninyo, no? Yung mga sasakyan ninyo, makikita ninyo kung paano ginagawa. So, message lang kayo pagka nangangailangan kayo ng tulong. If you need help, just call me or text or message, whatever.
Tuloy, explain ko sa inyo kung bakit natin nilagyan ng oil. Lagyan natin ng oil para hindi siya mag-seize, no? Para pag tanggal natin next time, hindi tayo mahirapan. Hindi siya mag-seize pagka nilagyan natin ng oil. Kaya nilagyan natin. Okay. Lagyan natin ng oil yung kanyang gasket para hindi mag-seize. Yun ang purpose doon. At saka pagka ang gasket nakaramdam sila ng oil, mag-i-expand ito. Yan ang pinaka-nature ng gasket. Mag-i-expand. Pipitan na natin. So more or less 4.5 liters. So Audi E307, mga kaibigan. Sineservisan natin ngayon. Okay. So, yan. Check muna natin ang oil bago natin ituloy-tuloy yung ano, paglagay ng ano, no? Mas maganda kasi yung magdadag tayo kaysa magbawas. Okay. Ang pala mga 1 liter. Ayan. Kita nyo. Malapit na tayo. Dito kasi yung maximum niya. Maximum. Okay. Lalagyan natin siya sa maximum. Kasi meron pang kukuha pa ng oil yung kanyang ano, oil filter. So yan. Purpose natin kung bakit nilalagyan pa natin yung konti. Kasi yung oil filter, kukuha din yung oil. So yan. Mali yan. Saka start natin yung engine. Tapos i-check natin yung label ulit. Nabuporhan. Palitan na lang natin na ano. Sampayin lang natin yung oil filter din.
I mean, well, filter, air filter. Actually, meron na tayong video nito. Filter. Kaya sabay na lang natin. Tamang-tama bababa yung kanyang oil, the whole lot. And then we will see the oil level then for the final. Hindi na mahirap tanggalin ito dahil meron na siyang grasa. Lagyan natin ng grasa. The last time. Tapos nito ay re-reset natin yung kanyang service light, no? Reset service light later on. So ito yung kanyang air filter, Rumina. Punas-punasan mo natin dito. Kuha yung mga alikabok pa. Yun sa kanya natin lagay. Yung bagong air filter. Madali lang siya. Kaya mong palitan kahit nakapikit yung mata. Okay. Pero kung gusto nyo, ayaw nyo ng dirty works, message nyo ako, PM nyo ako. Anong bahala sa inyo. Okay. If you really need help, yeah, I can. Yung mga ginagawa natin, makikita din ninyo. Yung mga ginagawa natin, no? Kasi merong video, corresponding video sa bawat sasakyan na ating mga ginagawa. So, okay. And then i-start natin yung engine. And then titingnan na monitor natin yung oil level after engine start. I-start and then patayin and then monitor natin yung oil level, okay? Sa mga Audi, mga kaibigan, kita nyo, meron siyang service light spanner, red, orange sometimes. So ito, overdue na po ito. So i-reset natin yan mamaya after mag-monitor muna natin yung
makakaganapan dito sa ilalim. Double check natin para malalaman natin kung mayroong leaking. Double check natin ito lang. Drain plug. So, ganyan ang drain plug. Yan. Align sa marka. No leaking. Okay. So, yan yung ating hydraulic jack. Crocodile jack. Actually, 4 tons yan. Tapos, sinalalayan pa natin ng jack stand. Even if it is 4 tons, pero huwag tayong kumpiyansa, mayroon tayong jack stand. Naka-standby. Okay. No leaks. Everything good. No leaks. Thank you very much. Sa tamang level siya. Okay. That's it. Thank you.